Kakaroon na ako ng bigote. Tsaka balbas. Pabain ko ba? Sa inyo mga Drek, kamusta kayo dyan? And this is me, your dancer, ex-UY vlogger na si Brian Martin Sakola. And welcome na naman sa channel natin sa Beamer's Vlog, mga Drek. So ngayon mga Drek, this is the 18th day of quarantine natin. So yun, maraming salamat sa nanood yung ating custom ng mango shoes, sneakers na ginawa natin ng ano, ginawa natin ng, ang tawag ito, ng kung ano nangyari natin sa atin ngayon mga Drek, quarantine lockdown mga Drek. So yun, sa ngayon mga Drek, magdi-discuss tayo ng ano, ng shoes na sobrang delikado at iyan ko sa inyo kung bakit naging delikado yung shoes na yun mga Dre. Sabihin ko sa inyo, base lang din to sa ano, base lang din to sa na-research ko mga Dre. Bago nating, ano, nag-isip pa rin ako minsan talaga kung ano yung gagawin natin mga Dre. Kasi nabuburyo ako eh, gusto ko araw-araw may naibablog ako. Mahirap naman yung kung ano-ano lang yung bablog natin, di ba? Pero yun, gusto ko talaga kayo makausap mga Dre. No? So, may tatry nga pala tayo mga Dre. So mga Dre, itatry lang muna natin. Tingnan nyo naman yung getup natin, di ba? Bling bling. May tatry tayo mga Dre. Tatry natin yung 24 bars challenge mga Dre. 24 bars challenge. So, ayan, may inanda na ako ditong song. So, try natin mga Dre. 24 bars challenge. Yo. 24 bars challenge. Yeah. Nila 24 bars ang setup ko pero ang hindi nila alam Joko Wafers to ha pang anin nga ang tinitira ko ano ba naman ito sa lakas ng trip ko nauuhay na ako ang sarap naman ito kompleto na inipain ko sabot ang dami pa ng nasa manggok na to hindi nga alam kung paano uubunin to wala pa akong tubig dito sa tabi ko nauumay na ako. So mga Dre, habang hindi natapos natin itong 24 bars of wafers natin, mag-usapin natin yung apat na sapatos na binan sa bumundok dahil sa na most dangerous. Kumbaga mga Dre, ibig sabihin pwede mong ikamatay yung sapatos na yung mga Dre. Based on my research lang naman itong mga Dre, nag-research lang naman ako para at least may mapag-usapan man lang tayo. Merong apat na shoes na binan, which is yun nga, sobrang dangerous niya at pwede mo siyang ikamatay mga Dre. So ngayon na kagad natin itong ano, green Adelaide shoes mga Dre. Itong green Adelaide shoes na to, yung green ano niya kasi, yung green texture niya, merong dalang poison mga Dre. So, ang mangyayari kasi sa yun nito,
pag sinuot mo to, papasok siya sa skin mo. Tapos para siyang virus. Nakakalat sa buong lugo mo. Tapos unang-una na magkakaroon ka ng skin rashes. Hanggang sa parang nagigreen-green na rin yung mga balat mo. Tapos merong mga balat na nagpipil up na kala mo may ketong ka. Parang naaabnas mga dre. At meron ng isang namatay dito mga dre. Yun. Una nagkaroon lang siya ng mga rashes. Tapos hanggang sa lumala na lumala. Tapos yung mata niya nagkaroon ng mga yellow lines. Para siyang kala mo hinepa na malala. Tapos hanggang sa hindi na siya huminga at namatay siya dahil sa sapatos na ito mga dre. So binantong sapatos na to. Pagkakaalam. Ang pagkakaalam ko rin based on my research is parang may binibenta pa rin ganito pero for collector's item lang. So yung mga nangongolekta lang ng shoes pero hindi nila parang pang lang, display lang. Hindi nila balak suotin mga dre. Next natin mga dre na dangerous shoes is yung Vibram 5 Fingers mga dre. Yun yung parang pag sinuot mo siya, nire-replicate niya yung paa mo. Which is parang kakorte talaga siya ng paa mga dre. Tapos meron siyang medyo soft naman yung soft yung pag sinuot mo siya, soft siya, tapos flexible, and then may suction yung ilalim. So ginagamit to mga yung mga nagkakayak, nagte-trekking, yung mga outdoor activities ginagamit to. Lalo sa pag-akit ng mundo. Pero hindi siya totally advisable pala based dun sa research ko kasi nga pwede ka magkaroon ng fracture sa may Achilles. Ano ba 'yun? Nakalimutan ko tawag sa buto na 'yon. Basta 'yun, magkaroon ka ng fracture tapos magkakaroon ka ng yung paltos dun sa talampakan. Pero hindi ko lang alam kung depende sa kapal ng talampakan. Kasi di ba, kapal talampakan natin, ewan ko lang. Pero yun yung based dun sa research natin. So hindi siya advisable talaga for outdoor activities. Lalo na yung pag-akit ng bundok, pagtatakbo, lalo na sa mga babato. Kasi kumbaga para ka rin kasi nakapaano mga dre. So pinaka-support lang talaga ng paa mo is yung paa mo lang mismo. So pwede ka talagang mabalian, magkamali ka lang ng step, then matapilok ka, rekta ka agad talaga yung joints mo doon, yung buto mo doon, sobrang delikado talaga. So mga dre, update sa 24 bars natin, apat na lang. Next natin mga dre, yung Crocs na clog. Crocs clog. Dangerous daw siya based on my research mga dre. Hindi rin kasi siya totally nakaka-support ng heels. So yun, pwede kang magkaroon ng damage sa heels, damage sa kuko. As in talagang parang hindi siya, pwede siyang gamitin mga dre, pero hindi siya advisable for everyday use mga dre. So yung mga nagko-cocks dyan na everyday use nila, ewan ko lang mga dre, kasi yung research ko, yun nga, hindi rin siya masyado nakaka-support talaga sa buong paa mo. Kasi syempre maraming maraming parts ng buto yung paa natin mga dre na sumusupport dun sa pagtayo natin. Kasi lalo na kung mabigat tayo, isa yan sa sumusupport sa paglakad natin, sa takbo, sa pagtayo. So hindi raw siya advisable gamitin for everyday use gawa ng hindi raw siya nakakasupport talaga ng buong paa mo. And lastly mga dre, meron tayo dito Nike Cortez. Medyo madumi na to, lilinisin ko kasi siya ngayon. So kaya ako naisip yung mag-research about sa mga dangerous shoes, kung meron dangerous shoes. Meron din pala tayo dito ng dangerous shoes, Nike Cortez. Pero sa ngayon siguro parang hindi na siya ganun ka-dangerous. Kasi pang forma na talaga, pang sayaw, pang everyday use pwede. So marami na rin siyang gamit. Unlike kasi dati, meron kasing gang dati sa, hindi ko na matandaan kung saan kung saan lugar mga dre. Parang mga Mexican gangster yon. Tapos, hindi ko na sasabihin yung gang kasi alam ko may gang din ganito dun dito. Yun yung mga pormahan nila, alam nyo yung mga Mexican gangster, diba? Yung mga Chicano, mga ganung tsurahan. So ngayon, dahil nga parang, hindi ko alam kung yung leader nila is Cortez yung apelyedo. So, ang parang ginamit nilang uniform sa gang nila, sinama nila sa uniform nila, yung mga Mexican, yung mga, yung mga, tawag nun, may mga panyo dito, yung mga, parang mga Chicano, yung checkered na longs, shirt, checkered na shirt, long sleeve, yung tas mga malalaking pants, yung mga khaki o kaya jeans. So sinama nila tong Nike Cortez sa uniform nila as a gang member. So kaya ito naging dangerous kasi nga yung mga gang na yun nasangkot siya sa iba't ibang klase ng krimen. Ng mga hold up, ulapam, mga patayan, mga ganyan, gang war. So ngayon, kaya siya naging dangerous kasi meron sa Los Angeles na nagkaroon ng insidente na merong mga apat na bata nasa 13 to 16 years old. Suot nila yung ganito. So merong dumaan na sasakyan. Masang ginawa, umiikot, bumalik, tapos naglabas ng 45 caliber pistol. So yun, pinagbabaril yung apat na bata
which is walang kamalay-malay. Shot lang nila tong sapatos na to. Tapos ang nangyari is buti na lang yung bumaril, parang hindi ganun yung kagaling bumaril. Parang si Gardo Dalisay. Ganun ang hadre. So hindi siya ganun kaano gumaling. Parang di namatay lahat yung apat na yun, mga dre. So lahat sila natakbo sa ospital. Dalawa minor gunshot wounds lang, mga dapless. Ganun lang yung nangyari sa kanila. Pero ang malala kasi doon yung dalawa. Yung isa, nabaril yata sa paa. Tapos ang nangyari, yun, na-amputate na siya, putol na yung paa. So hindi na siya makakalakad doon. Hindi na siya makakasot ang Nike Cortez. At yung isa, mga dre, is nabaril siya sa may likod, which is nag-cause ng paralyze niya. So baldado na rin siya. So yun yung nangyari, mga dre, dahil lang suot nila itong Nike Cortez. Pero siguro huwag na kayo matakot sa ngayon, kasi hindi naman na siya totaling talagang tawag doon, famous na panggang. So sinabi lang talaga na na dangerous siya dahil nga doon sa nangyaring insidente. So hey, ma'am, yung mga sapatos na na-research ko, apat sapatos na sobrang dangerous niya, most dangerous shoes na binan, which is 4, pero hindi naman to naban. Tsaka yung Crocs, di naman naban, di ba, mga dre? Tsaka yung outdoor, yung Vibram 5 Fingers. So yung isa lang yung hindi ko na nakikita, yung Adelaide Green Shoes, Green Adelaide Shoes, na which is poisonous nga yung texture ng kanyang green na balat. Na which is merong poisonous na substance, na which is magkakaroon na ikakamatay mo talaga. Which is yun, may mga namatay na nga. So yung lahat ng mga dre, lahat ng mga sinabi ko dito sa vlog na to is based on my research lang. So gusto ko lang may mapag-usapan tayo, at hindi rin ako makapaniwala na meron din pala mga sapatos na mga dangerous, mga delikado na pwede mong ikamatay, mga dre. May mga ganong sapatos din pala, which is may mga reasons and parang pag-aaral at mga napatunayan na naging dangerous nga talaga siya. So yun, tatlo na lang. Dalawa na lang dito. So baka may mambas sa akin about dito. So this is based on my research lang na, ma'am. And I researched it sa Google, sa YouTube. Makikita nyo naman may mga videos na ganun. Na which is hindi ko hangarin na siraan o sirain yung reputasyon ng mga pangalan, yung mga pangalan ng mga sapatos na to, kasi na-research ko lang naman na maski ako hindi ako makapaniwala, di ba? Ganun naman, kahit ako gusto magkaroon nito, sobrang trendy nito, di ba? Pero yung Adelaide shoes ayoko kasi poison nga yun. Tapos yung 5 fingers pwede rin kasi kung pang outdoor, parang kasi hindi ka nakasapatos noon, nakapaa ka lang. Pero yun, based on ano nila, parang hindi nasusuport masyado talaga yung paa mo. So hindi rin natin alam. Tsaka yung Crocs. Actually may Crocs ako dati, pero hindi ko na alam sa kung na nalagay. Hindi ko pa naman siya nasuot ng everyday, so hindi ko rin masasabi kung totoo talaga na hindi siya for everyday use. So mga dry, comment na lang kayo kung meron kayong Crocs or yung 5 fingers. Yan yung Cortez. Siyempre yung Cortez, alam naman natin yung fittings niya. Yung 5 fingers tsaka yung Crocs, comment na lang kayo kung meron kayo nun. At kung ano yung experience nyo sa nangyari na suot nyo siya. Kung may nangyari bang masama sa paa nyo, or kung ano man, diba? So yung mga dry, no, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa pag-nood sa akin dito at sa mga sumusubaybay sa atin. Wala tayong shoutout ngayon kasi... Oh, isang pahabol lang, mga dre. X-out nyo yung sinabi ko kanina kasi iahabol ko na itong mga natin shoutout. So, shoutout kay Jan Awanan. Tama ba yung yung pronunciation ko, dre? Shoutout sa idre at nanotice kita. Salamat sa comment mo at panonood ng bago nating vlog. Shoutout kay Patrick Edad. Yo, bra. Sup, dre? Salamat. Shoutout kay Franz Monday, shoutout sa Idre, at shoutout sa Franz Shop. Yan, Franz Shop, ito yung yung spell, Franz Shop. So, located yata ito sa Bacolod. So, shoutout sa Idre, maraming salamat sa panonood sa atin. Mga goods din siya doon sa shop nila sa Bacolod. So, visit nyo na rin siya. Siguro may FB page siguro siya, may FB, or chat nyo na lang siya. Franz Shop. Copy nyo na lang yan. Ito, yan. Copy nyo na lang yan. So, shoutout sa inyo lahat. Maraming salamat. Pahabo lang. So, balik tayo sa video natin. Let's go! Ayun, maraming salamat sa inyo, mga dre. Maraming salamat sa panonood nitong vlog natin. Ang top 4 shoes, most dangerous shoes in the whole world, mga dre. So, ayun, based on my research naman to, hindi naman ako nagmamagaling, mga dre. So, tinumbiro nyo, dangerous pala to. So, mamaya lilinisin ko na to. Hindi ko may papakita sa inyo kasi puro linis na lang yung vlog natin. Lalish vlog na yun yung natin, mga dre. Ayan, so, ayun, dalawa na lang, mga dre. Kayamat din siya ng hinood ng 24 bars channels ko, na hindi nila alam, 24 bars ng waiters pala yun. Diba? Pero may mga pistol tayo doon na kalokohan. So, yung mga dre, maraming salamat sa inyo.
God bless palagi. Stay safe mga dre. Ngayon ay April 1 na mga dre. Oh, mga bro. Maraming salamat sa inyo. God bless talaga palagi. Stay safe. Ngayon talaga. Stay safe sa inyo mga dre. Isang solid na araw ngayon. April 1, bagong buwan, bagong pasok ng April mga dre. Maraming salamat. And hanggang dito lang mga dre, kung nagustuhan nyo itong knowledge vlog natin ngayon at 24 bars challenge na kalokohan, bigyan nyo na kaagad ako ng thumbs up button mga dre. Yes. At syempre kung bago ka dito at tingin mo solid ako para sa inyo, pinitin mo na yung subscribe button at isama mo na rin pinitin yung notification bell icon para maging updated kayo sa mga videos na i-upload natin. Like and follow my page mga dre. Kasi mag-upload din tayo dyan if ever na nag-subscribe kayo sa akin, hindi napindot yung notification bell. Pupost din ako dyan para naman kung hindi kayo ma-update sa YouTube, ma-update ko rin kayo dyan sa page natin mga dre. So yun, hanggang dito na lang mga dre. Maraming salamat sa inyo. See you in my next vlog. Peace out. Isang solid na araw mga dre. Salamat, salamat. God bless. Stay safe mga dre. Ubot nga ang 24 bars challenge natin.